What's up mga boss? Welcome back to my YouTube channel. Ako nga pala si Sandro ay padre. Ang aming online school, Nicotic Center, Batch 2. Ang aming qualification, iPhone and iPad, Software Servicing, Online Class. Ang aming trainer, Sir Josue Malicosio. Ang date natin ngayon mga boss, night, November 9, 2021. Ang topic na pag-aaralan natin ngayon mga boss is all about iPhone 6s, backlight circuit, repair. Mga boss, samahan niyo po. Ipapaliwanag ko sa inyo ang ating iPhone 6s. Wala siyang backlight po naman kanyang power. Yan, doon tayo sa board view sa computer mga boss. Samahan niyo ko. What's up mga boss, dito na naman tayo sa computer kung saan ipapaliwanag ko sa inyo mga boss yung ating iPhone 6s, no backlight. Repair, walang backlight, buo naman kanyang power supply. Buksan natin yung ating repack mga boss. Ayan yung ating physical appearance ng ating iPhone 6s no backlight repair. Ayan mga boss, ayon sa amin na pag-aralan doon sa film viewing, pinanood namin, napanood sa amin ng aming teacher. Ayan, ang ginawa doon mga boss ng techniques niyan. So unang ginawa, visual check niya muna yung board kung may water damage ba o deformation, kung may mga passive components na may crack o sunog. So wala naman mga boss. So ngayon ang ginawa ng technicians, yun ang una natin. Yung pangalawa mga boss, sinuplayan niya ang board ng power supply na nakasit yung ating power supply. Ang power supply 4.1 volts, so normally on. So lumabas yung logo mga boss doon, logo ng iPhone 6, wala naman backlight. Siyempre ngayon mga boss, ang transmit ng technician doon, doon na tayo sa step 3 sa disconnect ng power supply. Nag diode mode na siya mga boss. Gamit yung tester mga board, mga boss, kailangan nakasit yung diode sa diode mode niya tester para itest yung ang connector dyan, doon mga boss, yung connector na G, ayan o. G4200, yan. Dyan nakaangot yung connector ng ating LCD. So, kailangan dyan mga boss, i-check yung bawat pin. Ang bawat pin dyan, may pin 1 dyan, pin 2, pin 3. So, sabi, na-confirm na technician dyan mga boss. Dyan, saan ba yan? Yan sa pin 3 natin, meron dyan mababa yung kanyang sukat ng voltage mga boss. So 0.309 lang dapat yung normal na voltage dyan mga boss, 506. Yan tama ang sukat ng voltage dapat dyan. So ngayon na-confirm ng technician, so mababa, kailangan yun dyan ginawa mga boss. Meron pala dyan mga boss, hanapin natin yung inductor na meron dyan pisa. Hanapin natin yung kanyang pisa na sa pin 3 may naka angot dyan na inductor na FL4211. Search natin FL4211. Ayan mga boss, oh. Ayan. Malapit lang sa connector. Ayan. Pero ang FL11 niya, yan ang dinadaluyan ng pin 3 natin. So, pin 3. Pin 3 of G. Para dyan, bago sa pin 3 natin, dyan nasukat, mababa, papunta doon sa atin, natin yun sa step 4 na tayo mga boss. Step 4 ang minisure ng technician sa bawat pin yan, bawat pin ng G4200. Ngayon siyempre na confirm nga yung may sa pin 3 doon, sa pin 3 may mga passive component dyan, may capacitor na 4023 na daanan. Pero yung na-check na technician sa pin 3,
talaga mababa yung voltahe. So ngayon, so ang technician, nakita niya doon, may diode pala, may diode dyan na D4021 search natin. Kung saan nakaangat. D4021. Yan. Siya. Ayun o. T4021 yung diode na yan mga boss. Nakita natin na siya nakaangat dyan. Dyan na sinukat niya kasi yung voltahe mababa. Ayun, ginawa ng technician dyan mga boss. Tinanggal yan. Pero bago tanggalin yan, siyempre gagamit siya ng hot air. Nilagyan niya muna yung paligid ng high temperature tape para hindi madamay. Pagtanggal ng gamit yung hot air gun. 300°C. Siyempre, kailangan na nang tinanggal niya ng mga boss, kailangan pag pinalik niya, lilinisin niya muna para matanggal yung mga excess na lead. Ayun, siyempre nang pinalik ng technician mga boss, i-resolder niya lang uli. Hindi niya pinalitan yan, pinalik niya lang. Kasi buo naman. Ayun mga boss, siyempre, sa ST5, ayun nga, ayun, pinalitan yung, tinanggal yung T4021 na diode. So, pinalik niya. So, step 6 na mga boss. Diyan na nga si step 6. So, ang tinawa ng technician, meron dyan driver IC. U20. U4020. Search natin. Diyan siya mga boss. Yan ang driver IC kung saan sa backlight. Driver RC yan mga boss. Kung bakit ayaw mag-ilaw yung atin backlight. Talagang sira yan mga boss kasi mababang voltahe. Ayan doon sa technician. So ngayon ang ginawa bago tanggalin yung mga boss. Siyempre kailangan lalagyan muna ng apply muna ng flux sa paligid para ng bounding pads para hindi masunog yung ibang component sa paligid. Siyempre yung hot air nakasit sa 300°C para matanggal yan. At saka pagkatapos mga solder nya na. Nakasit nyo sa 300°C depende sa init na gamit yung mga boss. Pagkatapos mga to mga boss, siyempre pagkatapos tanggal, nilinis yan ng PCB cleaner. Kailangan linisin yan mga boss para matanggal yung adhesive. Siyempre mga boss, nakalagay na yung diode kanina. Yan. Na diode na D4021. So, compare mga boss, yung sira talaga niyan. Backlight driver IC. So, ngayon mga boss, pinalitan niya ng technician niyan, yung backlight driver IC. Pinalitan niya ng bago. Bago na yan dyan mga boss, yung pinalit na backlight driver IC ha. Sa U4020. Yan. Kasi mababa talaga yung voltahe dyan. Kahit nakaangat yung diode kanina, sabi ko sa inyo mga boss, hindi lang pala yung diode na dahilan, kundi yung yan pala yung backlight driver. Kasi kung bakit walang backlight yung atin iPhone 6s. Ayan mga boss, so step 7 na mga boss, yung panlas at simple antes na. Ngayon, siyempre, pinower on ng technician. Yan, nagpower on na yung 6s natin. Naka-camera pa. Balik muna tayo doon. Gumana na yung 6S. Sample ko lang yan sa inyo mga boss. So na-confirm doon mga boss, yung sira talaga yung mga boss ng iPhone 6S.
dahil dyan sa atin backlight driver IC na U4020. So yung unang ginawa mga boss, biniswell check muna yung ang lord kung may water damage o wala. So wala naman, ang ginawa ng technician sinuplay ng power supply na 4.1 value din. Tapos siyempre pinawir on niya, okay naman, normal naman ang voltage, wala lang backlight, may aninag nga makikita. So ngayon yung step 3 na boss, minisure yung bawat pin ng J4200 bawat pin. So nakita doon mga boss, confirm na sa pin 3 mababa yung voltage, 0.309 lang ang normal doon na value mga boss, 0.506 normal. Yan mga boss, kung confirm doon mga boss, nansira talaga mga boss sa driver IC, kasi kahit may nakita doon na ang technician mga boss, yung diode dyan nakaangat, yung diode nga D4021, yung ginawa niya, tinanggal niya muna yung diode. Siyempre kailangan natanggal yan, binalik niya, hindi niya pinalitan mga boss. So ngayon ginawa ng technician mga boss ang pang-step rima, yun, binalik niya yung diode nga, resolder niya lang. Inapplyan ng high temperature tape yung paligid para tanggalin yung ating driving IC. Inapplyan ng flux, saka nakasiting yung tear gun sa 300 degrees Celsius para isolder yung diode na 4021. Tapos yun mga boss, tapos na, nililinis niya na yung CV cleaners, tapos tinatanggal niya uli yung remove the black adhesive, then apply the piece flux 330 degrees Celsius mga boss, kailangan para tanggalin yung driver IC. So nung natanggal niya mga boss, nilinis niya na PVC cleaner, tapos binalik niya na simple sa step 7, assemble yung test na. And mga boss, confirm na ang sira talaga ng iPhone is dahil sa no backlight issue ang driver IC na U4020. Ayan o, ayan, yan talaga sira mga boss, yung kulay green. Ayan mga boss, maraming salamat sa panunang channel. Bilang student naman mga boss, kinatutunan step by step mga boss yung ating gagawin para din natin matrouble yung isang iPhone 6s, kung saan yung dahilan kung bakit wala siyang backlight. Buo naman kanyang power, aninag naman yung atin kanyang logo, wala lang backlight. Then mga boss, kailangan mga boss maging aware po tayo sa ating ginagawa, kung saan po tayo magsimula para tayo matuto, saka kailangan sa puso na isip natin yung ating paggawa, kasi atin man ito pupunta, saka tayo man yabon ito magpanginabang bilang may mga shop na. Ayan mga boss, maraming salamat sa panunong ng channel. Mag-iingatan lahat, nasa panigapain rin tayo. Bago pa lang sa akin mga channel mga boss, huwag kalimutan mag-like, share, and subscribe. Maraming salamat. Mag-iingat ang lahat. God bless us all.